Good morning at nandito ulit tayo sa sitawan natin. Ito yung sitaw natin na pangalawang batch, yung Verdana ng Condor. So, mapapansin nyo, tumapang na rin sila. Ang edad dito siguro nasa lagpas isang buwan na tinanim natin ito ng September 7. So, halos pitasin na nga dahil marami na silang bunga. Pero, dahil nawala kami ng ilang araw, medyo lumago na yung sa ilalim niya. So, kailangan nating bawasan. Yung nakaraang kasing batch, hindi namin na nagawa ng ganito. So, ito, gumagawa ko ng pagpupruning. Binabawasan ko ng dahon sa may malapit sa puno. Tapos, tinatanggal ko rin yung mga side shoots o yung mga sanga na lumalabas dyan malapit sa pinakapuno niya. Maliliit na sanga lang kasi ito eh. Hindi siya ganun kasing taba. So, ang ilalabas lang na bunga niyan maliit. So, yung mga benefits ng pagpupruning ay ito nga pala. Number one, magkakaroon ng magandang circulation yung hangin. Makakadaan yung hangin papasok palabas sa sitawan natin. Lalo kung malapad yung sitawan, mas maganda yung circulation. Mas maganda para sa tanim natin kasi kung mahina yung circulation ng hangin, mahirapan sila, mas matitirahan ng peste at mga kulisap na sisira ng tanim natin, uod. So yun ang number one. Pangalawa, mas madaling umani. Makikita mo kagad yung mga bunga ng sitaw kapag yung dahon sa baba eh, bawas na. Tapos sa taas ka magpapadahon para doon sila makakuha ng sikat ng araw, hindi sa baba. Mas madaling dumaan, mas madaling pumitas kasi hindi ganun mayabong yung dadaanan mo. At pangatlo, yung kakainin ng tanim, eh mapopokus, mapupunta sa bunga niya, hindi sa mga sobrang dahon o sa mga matatandang dahon. So, masusulit mo yung abono na ilalagay mo papunta sa bagong bunga, sa bulaklak, sa mga bagong talbos sa taas. So, yan yung tatlo na gusto kong i-highlight na makukuha natin sa pagbabawas ng dahon o pruning sa mga tanim natin. Kahit anong tanim naman pwede mag-pruning. Yung iba, hindi naman nagpo-pruning. Yung pagpo-pruning naman, optional yan. Hindi yan para sa lahat. So, kayo ang bahala. Lalo na sa, naiintindihan ko naman sa mga farmer na kasama natin na malalaki na yung sinasaka. Kapag malaki na kasi yung sinasaka, syempre additional labor din yun. Magpapasahod ka. Kung isang hektarya, dalawang hektarya yung lilinisan mo na ko, eh ilang tao din ang ihahire mo. Pero kung kaya mo naman, maliit lang naman yung tinataniman mo, go ka na, mag-pruning ka. Nasa sa atin na yan, okay? At pwede ito gawin sa kahit anong gulay, mapatalong at iba pa. Salamat!